Magandang araw po. Narito na po tayo sa huling araw sa buwan ng Mayo. At bukas, Hunyo na nga. At ngayon, magbibigay na po tayo ng ating latest update para sa araw na ito, araw ng Martes, May 31, 2022. Makikita po natin, patuloy natin binabantayan ang isang low pressure area na huli nating namataan dito po sa may katubigan na po ng Romblon. No? Huli itong namataan 70 kilometers south-southeast of Romblon. At sa ngayon nga po, no, na medyo maliit na talaga yung chance na ito yung maging bagyo. Actually, mas ang nakikita po natin, posible po na mamayang gabi ay tuluyan na nga malusaw itong binabantayan natin na low pressure area. Pero mapapansin po ninyo, may mga pag-ulan pa rin at maulap pa rin ang kalangitan, particular na nga sa bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, Bicol Region at ilang bahagi po dito sa may Samar. Pero asahan po natin sa mga kababayan natin sa mga nabanggit ko na lugar, posible pong bukas, improved weather na po tayo at mas maliwala sa panahon ng ating inaasahan dahil itong ang low pressure area, posibleng malusaw na po either mamayang gabi o bukas. At ito po ang ating inaasahang panahon naman bukas. Makikita po natin, maliwala sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon po, medyo mahina ang hanging habagat. Ito ay hindi nakaka-apekto sa anumang bahagi po ng ating bansa sa kasalukuyan. At mga localized thunderstorms or rain showers lang ating inaasahan, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Kaya maina, magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Pero sa umaga po, mainit pa rin ang ating inaasahan na temperatura dahil nga po sa ngayon ay hindi natin inaasa na magiging maulap yung panahon bukas. At ito po ang agwat ng temperatura sa Lawag, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25. Habang dito sa Kamaynilaan, nasa 26 to 34 degrees Celsius sa nating temperatura. Sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius, habang dito sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako po tayo sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Dito po sa Kabisayaan, inaasahan din natin ang maliwalas na panahon dahil nga inaasahan nating malulusaw na itong low pressure area. Agwat ng temperatura sa Tacloban, 25 to 30. Samantalang sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din po ng Mindanao ay makararanas ng maliwalas na panahon, liban na lamang sa ilang mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 30. Sa Davao, nasa 23 to 32. Habang sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin ligtas pa rin pumalaot ang mga sasakyang pandagat. Kahit yung maliliit na bangka ay paari pong pumalaot sa mga karagatan o sa dagat po dito sa Pilipinas. Pero po, kapag meron tayong mga thunderstorms, no, iba yung pag-iingat pa rin dahil posibleng lumakas ang alon ng karagatan dito sa mga baybayin ng ating bansa. At heto po ang ating inaasahang panahon sa papalapit na sa darating pa ng mga araw. Dito po sa Kamaynilaan hanggang Sabado, inaasa natin maaliwalas pa rin ang panahon na mararanasan. Medyo mainit pa rin. Asahan din po ang mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura 24 to 34 degrees Celsius. Maaliwalas sa panahon din ang mararanasan ng mga kababayan natin dito sa may bahagi naman ng Baguio. Liban na lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Baguio 16 to 25 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol Region, inaasahan din natin na improving weather na rin po, no? Hindi na makaka-apekto yung low pressure area at mga isolated rain showers and thunderstorms din ang maranasan. 24 to 33 degrees Celsius ang managwat ang temperatura. Mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa bahagi naman ng Metro Cebu, agwat ang temperatura 24 to 33 degrees Celsius, habang dito naman sa Metro Davao, inaasahan din natin ang mas maliwala sa panahon, liban na lamang sa ilang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At dahil nga, papunta na po tayo sa panibagong buwan ng Hunyo, inaasahan po natin for this month, no, isa o dalawa po ang maaring bagyo na pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ito po yung forecast natin dito sa PAGASA, isa o dalawang bagyo po. At ito pong mga bagyo na to, na maaring mabuo pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kadalasan, ito po yung mga nagiging track ng bagyo. It's either ito po ay magkocross ng mga kalupaan po, particular na dito sa may bahagi ng Bicol Region at Mimaropa. Pwede rin pong tumama dito sa may bahagi ng Kamaynilaan. Or, isa pong senaryo, maaari po itong mag-recurve. Kapag nagre-recurve po yung bagyo, particular na sa panahon ng habagat, ito po yung panahon na napapalakas po yung hangin habagat. Kaya po kahit na hindi nagkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa,
po pwede itong magdala pa rin ng matagal ng mga pag-ulan. So, kaya po importante makita natin kung ano yung mga usual track po or mean track ng ating mga tropical cyclone sa buwan naman ng Hunyo. Kaya muli po, no, ngayong buwan ng Hunyo, isa o dalawang bagyo ang ating maaaring maasahan, no. Ang susunod po na pangalan ng bagyo ay Bagyong Kaloy. Kaya yung mga Kaloy dyan, yan po ang ating inaasahang pangalan para sa ikatlong bagyo para sa taong ito. Samantala, ang araw natin ay lulubog ganap na 6:22 ng gabi at bukas, ito ay sisikat ganap na alas 5:26 ng umaga. Patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan na sundan kayo tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Twitter, Facebook at YouTube. Mag-subscribe na po kayo, no, sa ating channel. At gayon din, maaari kayong bumisita sa ating website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Bagong buwan na naman po tayo, no? Papunta na po tayo sa halos kalahati ng taon. At mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.